sabi po ng apo ko, sabihin ko na welcome back for episode 2. Kasi po siya, may inaral. Ako wala, si Sitinger High School lang. Pag sa akin, babalik-balik lang po. Pangalawang yugto. Tiyaga-tiyaga lang kayo. Sa ilang araw pa, linggo, buwan, mag-i-enjoy naman kayo kapapanood sa akin. Makingkuy ako, makomedy, pero ngayon medyo nahihiya ako eh. Kasi solo. Pero pag may kausap, kapalit ko. Ay. May mamakabok dito. Hindi ko na po binabasa yung semento. Hindi naman siya gagapak kasi matubig naman itong halo ko. Ipapakita ko rin sa inyo pag natuyo na bukas kung gumapak o hindi. Kagagaling ko lang kahapon sa kahapon. Anong pitcha na ngayon, JM? Lunes. Pitcha Lunes? Six. Nung akwantro, nagpa-check up ako. Tatlong beses akong in-ultrasound. ECG. Kasi nga, sa kaliwang ugat ng puso ko, barado. Marami tayong karamdaman kaya inisige dahil yung dito ko sa puson kanan pababa sumakit, alam ko hernia po yun. Maglalabas yung resulta after 5 days pa. Doon pa lang ako machi-check ng doktora ko. Doon ko pa lang ma-reklamo yung sumasigit yung hernia ko. Pero matagal na to. Mga 19 years old, 18. Naramdaman ko na yung pananaki. Pero yung kaliwa, bata pa ako. Ngayon lang ako nakapatikim ng doktor. Pa-check up. Dahil, yun nga, uunahin muna panlaman ng tiyan. Pag tinig up ako sa tiyan, sama-sama na yun. Yung atay, tinitignan, lahat. Kasi may diabetes pa ko. Tapos cholesterol. Natake na ako sa puso 2014. Pero hindi po ako na-paralyze. Malaki lang hirap ang pagtiyaga. Dahil makahirap talaga. Kala ko baka matay na ako nun. Para akong inipit ng langit at ng lupa. Suka, tae, ihi. Pasensya na sa mga kumakain dyan. Yun ang dinanas ko. Kahit umiikot yung paningin ko, pikit mata, pinunasan ko yung kama ko para wag bumanto. Tapos binuhusan ko ng alcohol bago ako bumaba sa ground floor. Sa mga kasama ko, nagpahilot ako, braso, kamay, paa, likod. Pero nung natake ako nun,
January 1 na bali, madaling araw ng 31. Huwag po yun. Kalukuhan. Tulog ako, alauna. Alas dos. Soka na ako, tahi-ihi. At saka nakatulog agad ako. Naramdaman ko, basa ako. Yung pala, natake na ako. Pagdilat ng mata ko, ang bilis ng ikot. Pigit ako, hubad. Ligo. Linis. Saigaan. Tapos baba, dala ko yung langis ko. Tapos mabantot yun, may amoy kasi may ingredients, may bawang, may nitalimbol, yung parang chiclet na square, pangilog talaga, may halong gaas na gamit na sa pangilaw, hindi yung bagong biling, matapang yun. Ingahan para hindi palpak. Tapos naulit po yun after a month, February 1, ganun din oras, madaling araw, pero hindi na ako naihi, hindi na ako nagumi, kasi naagapan ko, nakababa agad ako, nagkahilot agad. Tapos, yung na-okay na. February 2, ganun uli. Gabi uli. Kalukuhan nga. Hindi ako natutulog para hindi nakahanda. Umulit uli siya. Pero yung hilot uli, February 3, araw na po, alas 9. Bumay na lang bibig ko magsalita. Ay, parang drama na yun. Nagpupunas ako ng ban, napagod, ganyan na magsalita. Umakyat na po ako. Sabi ko, padala na ako sa UST. Sa tulong at awa ng Diyos, sa panalangin, sa mga alam kong mga patay na nakakagamot, tinawagan ko. Pero nauna ang ama, ang anak, at ang ina, siyempre. Kung nanalangin po kasi ako, inuuna ko sila bago tayo. Kasi pag may tawag akong panalangin na pangkalahatan, matagal po yun. Halos pagod. May reklamo, no? Dadasal lang, napapagod. Kasi kanya-kanya tayong style ng panalangin. Hindi nyo man itanong, mananampalataya po ako. Sa pananampalataya po, sariling paraan, marami po akong natutunan, may nasamaan ng grupo, may nabuwag, dahil Taiwan, may iniwanan. Pero makita niyong buho ko, mahaba. Ito po'y sarili ko lang diskarte. Pangako sa sarili, pag naitalig ang buho ko, titigil lang pandemic. Yun ang pananampalataya ko. Eh, tumigil nga. Simula nung nag-start, bagong gupit, ito lang siya ngayon kahaba. Mabagal na ho, humaba ang buhok ko. Hindi katulad nung araw, mabilis. Siguro dahil matanda na. Kaya ganun. Yung sa mga bagong manunood, uulitin ko, hindi po ako vlogger.
Pangalan ko po dati ang ginagamit ko. Tapos may naawa po nangaral na sabi sa akin, bakit ibang tao ang pinapadikitan mo sa amin? Hindi ikaw, ikaw lang ipagdikitan. Tapos ibang tao ang dinikitan sa amin. Sabi ko, tumutulong lang. Tapos sabi niya, wow! Pilipan lang po ko. Payong. Sabi niya, ikaw ang itang bahay. Sabi ko, di ako marunong bahay. Sabi ko pala, wala akong bahay. Itira lang. Ano? Ha? Wala. Nagwawala na po. Yung payong ko, dinilipan. Malakas kasi ang hangin dito. Rooftop dito eh. Nakatok-tok na ng ibabaw. Kaya saan, nakakarating ako. Nagtuturo ako ng Bible, ng sectarian, wala po religion. Uy! Napagbabible, basta matutunan lang yung talitanan yun. Maituro sa tao, may paliwanag. Tawa, tulong ng Diyos, ay papaliwanag ko naman po ng aking kaya, ng aking isipan. Hindi po ako nag-aral. Dati nag-i-Bible ako. Tapos nabuwal. Nabuwal, nabuwag. May mga grupo kasing Taiwan, tapos nagtayo ako ng sarili ng ibang grupo, yung mga kasamahan ko rin doon. Ako naman ang tinanggal. Okay lang yun. Malalaman sa huli kung sino yung totoo. Sumama naman ako sa isang grupo ng civilian ako ngayon, dahil yun nga, may palata ako dahil doon sa pandemic. Talagang dinibdib ko yun, pero hindi po ako nagpuasa kasi laging masakit ang tiyan ko. Kailangan 3 oras lalamanan ko ang tiyan ko, pagka hindi masakit. Mahapdi. Pero patibayan, matibayan. Kahit maghapon, kahit kumain, walang inuman ng tubig, kaya ko. Basta, kasi nagpupuasa po ako, sa gabi lang ako kumakain. Tapos, minsan, pinakamatagal na inaabot ko po 15 days. Hindi po yung kayabangan. Sinasabi ko lang yung totoo sa buhay ko. Kaya sabi nung kasister ko, yan, kasi sobra-sobra. Kaya yan, butas-butas na yung bituka mo. Sabi ko, isa, order ka. Nagagalit eh. Sila, tuloy sila. Nagdadasal po sila ng kada 3 oras naka-video. Hindi ko po sasabihin dahil hindi naman sa inililihim. Wala po akong karapatan. Kailangan alam ng pamunuan. Dahil parang kumbaga ano, gagamitin ko lang siya sa YouTube ko. Ayoko naman. Kahit malapit na ako mag-isang taon, 509 ang subscriber ko, okay lang ako. At least,
may pakinabang kaysa yung panood ako ng panood sa YouTube. Tapos dati, nood lang ako, nagtatanong ako, bakit may thumb up? Tapos thumbs up nakalagay. Kung nagustuhan mo yung video, lagay mo yan. Kung ayaw mo yung isa, sabi ko, ganun. Tapos mag-comment ka, sabi nung iba. Sabi ko, ayaw ko, tamad na tamad ako mag-comment. Kasi kung English yung napanood ko, eh, English yung i-comment ko, naku, Diyos ko. Sarili ko ang pangalan, di ko may sulat sa English eh. Kasi nakakahiya. Hindi ako marunong mag-English eh. Pero marami pong nagsasabing nag-English tapos Englishero, tinatanong ko magsalit sa Tagalog ang tanong, English ang sagot, mali at kulang naman ang sagot. Sabi ko, kulang yan, mali yan. Paano ka naka-college? Yung iba, nagtatrabaho sa call center na pagkakatuwaan ko. Yung tanong ko, totoo, pero joke-joke lang. Kasi, Englishero eh. Ang tao naman kasi, pag pa-English-English yung isang tao, medyo namamangha na siya. Hindi mo alam, tanungin mo ng English. Akala nila, mataas na yung pinag-aralan, makarating sila sa langit. Hindi ah. Kasi yung pinag-aralan ng tao, edukasyong pantao. Ay wala. Pag namatay na yung tao, eh, ikpit below the ground lang yung edukasyon mo. Nagagamit lang yung edukasyon sa kabutihan, pagtrabaho, pagturo. Maraming ang edukado, di naman marunong gumalang. Kasi akala nila yung pag-alang sa mga professional lang. Hindi nila alam, ang pag-alang ay simbolo ng pagmamahal sa sarili at saka sa kapwa. Yung puyon totoo doon at katunayan na may disiplina ka sa magulang mo. Yung iba naman ngayon, sa ngayong kabataan, talaga pong napakahirap. Hindi mo makuha sa tingin. Laluling ka na sa kalitingin, di ba maintindihan? Tawanan ka pa. Samantala noon, kami noon, tingin lang, alam nang gagawin. Ngayon, malabo ang mata mo, mahirap na mag-focusing. Kahit kaharap, tititigan mo, galit pa sa'yo. Masama kang tumingin. Hindi nila alam. Stigmatism yung sukat ng mata mo. Kaya ganun, mahirap mag-focus. Pag matagal nang napagod na, dikit-dikit. Kaya minsan sa live, di na ako ma-attend. Kasi mas nauuna yung panunod ko sa mga sa mga vlogger. Tapos yung mga ina-attendan ko live na doon ako nakakakuha ng subscriber, hindi na ako nakaka-attend. Kaya anda lang, ito na lang, shout out Jessica Padera, shout out sa mga Jessica team at saka Jerry Dilaben, Dicoy 84. Doon sa mga nag-subscribe sa akin na 5 months ago, 6 months ago, 2 months ago, na-discovery ko, nilagyan ko lang ng heart-heart. Wala akong sinabi kung ano. Kasi malay ko ba kung tama yung ginawa ko. Wala kasi nagtuturo eh. Wala naman teacher ng vlogger. Tsaka walang eskwilaan. Tapos, yun. Sa susunod siguro, matutunan ko na yan. Di, takot kasi ako mag-kwan eh. Magpipipindo. Kasi, minsan nakikita ko may sign ng dollar. May sign ng piso. Ay wala akong pera, magbabayad pa. Pag nagkamali, dahil may mga sign eh. Paghahalo naman po, umos na. 20 minutes. Uy, grabe, patay mo na. Nasa susunod na lang po ulit na episode. 20 minutos na pala. Para hindi mapagod yung manood. Sige po, salamat.